Yo vi. Un ajo. Are you gonna be okay with this? Nagulat lang ako siguro pa. Nag-alala. Because after everything you've been through, ayoko lang sana na masaktan ka ulit. I know. Hindi ko naman din nakalain eh. After your mom left, I didn't think I would have another chance at love. Pero dumating siya. And she loves me. And she makes me happy. I can assure you, walang magbabago. Yung pagmamahal ko sa'yo, kay Lucas at kay Kitty, hindi magbabago yan. If she makes you happy, then I'm okay. I'll be okay. Thank you. It means so much to me. Love you, Papa. I've already booked my ticket back to Manila. I have to go home. I need to check on Chloe's debut. Naku, matutuwa siya atin yun, ma. Yeah, I really hope so. You know what, anak? I've been so busy here in Singapore. That's why I'm so excited to see you guys. How's your auntie Chloe? Ah, si ate ma. Okay naman si ate ma. Kakatapos sila mag-pictorial. Ngayon, magkasama ata sila ni Papa kasi silang dalawa lang daw. Talaga? Ewan ko dun. Baka may pag-uusapan silang sobrang importante na di ako pwede makinig. Ano daw yun? Ewan ko doon kay Papa. Baka nasasente lang siya kasi magdedebo na si ate. Baka nga. Nahuli kayo ni Chloe? Hindi ko nga alam eh. Pero kasi hindi ko maintindihan kung bakit biglang nag-iba yung pakikitungo sa akin ni Chloe. Ibig mo sabihin, pinakialaman niya yung telepono mo? Hindi naman siguro. Ibig kong sabihin niyan, hindi siya pabor sa relasyon niya ni Sir Anton? Baka naman nabigla lang yung bata. Ay, Anding. Mahirap yan. Baka tama si Mami. Huwag mo na lang kaya ituloy ang relasyon niyo ni Sir Anton. Andrew, okay ka lang? Alam mo bang sobrang hirap paaminin yung dalawang yan para maging sila? Tapos sasabihin mo ngayon, huwag na lang sila? Dahil alam ko kung anong pakiramdam na hindi matanggap ng buong pamilya. Anding, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Ay, salamat sa concern mo. Ay, naiintindihan ko. Pero... ay, baka naman iba yung sa amin ni Anton. Ay, baka naman magiging maayos din ang lahat. Kamusta kayo ni Chloe? Chloe? Are you sure you're okay with this? Okay lang naman pa. Siguro pinaprocess ko pa rin siya sa sarili ko. Until now. But like what I said earlier, if she makes you happy, then wala sa akin problema. Thank you for understanding. Night, Pa. Good night. 3, 4. 3, 4. 1, 2. Ay! Tupi!
Kasi naman eh. Ano naman pakulo mo to? Ha? Hindi naman ginawa mo sa kapitan. Papsi naman. Eh, di ba nga parang nga to sa words para sa debut ni Chloe? Oh. Sinasabi ko na nga ba eh. Si Chloe. Oh. Ha? Di ba si Jenna ang girlfriend mo? Nag-usap na tayo tungkol yan, di ba? Nakakalimutan mo. Papsi naman. 18 roses nga, di ba? Eh, isa ako sa mga best friends niya. Eh, kailangan ko ma-perfect to. Ayoko naman mapahiya sa mga kaibigan niya. Malino naman sa kanila yun, ha? Pogi ka. Ayoko lang magpapaya ka ng babae. Sinabihan na kita. Oo naman, Papsi. Eh, klaro naman sa kanila yun eh. Natropa ko si Chloe, girlfriend ko si Jenna. Okay. Ay, Nak! Siya nga pala, tanong mo nga si Chloe kung okay na yung costume ng Dimayugal family. Okay? Okay, Papsi. Tawagan ko. Tawagan mo agad dahil pag mo... Ano mong ginawa mo sa kape ko? Hmm? Ang batang ito? Sige na, Papsi. Tawagan mo. Tigla mo! Oo, taga! Tawagan mo lang. Ah, tupi! Chloe, anong nangyari sa'yo? Love, kamusta? Anong sabi ni Chloe? Okay naman. Talaga? Yes, sabi niya kung masaya daw ako sa relationship, okay daw sa kanya. Why? Bakit mo naisip na baka hindi okay kay Chloe? Hindi, akala ko lang... Never mind. Sana talaga tanggap niya. Baka naman tanggap niya talaga. Andrea, Chloe really likes you. Kaya nga panatagan loob ko na at least isa sa mga anak ko okay sa relationship natin. At least dalawa na lang yung kailangan kong timingan. Sana masabi ko rin yun sa pamilya ko. Eventually. Everything's gonna be fine. Ayan naman ngayon kung may girlfriend si Papa mo. Kasi hindi ko alam kung handa kami na magmahal si Papa ulit eh. Kasi nung umalis si Mama, sobrang tagal bago naka-adjust yung family namin. Ngayon lang kami naging masaya ulit. And then this... I'm just worried because this can change everything again. Tapos lalo na ngayon na sobrang okay na sila ni Lucas. Naiintindihan kita, Chloe. Alam ko, iniisip mo lang yung pamilya mo. Yung mga kapatid mo. Eh, bakit hindi mo sabihin sa papa mo yan? Sigurado ako, makikinig sa'yo yun. Hindi ko kayang gawin yun eh. Hindi ko kayang saktan yung papa ko. Pero kung meron akong sisisihin sa lahat ng to, si Miss Andrea yun. Ha? Bakit? I'm sorry. Alam ko namang hindi niya sinasadya na mahulog para kay Papa eh. But I can't help but feel so betrayed. Kinaibigan niya ba ako kasi meron na silang relationship ni Papa nun? Or was she kind to Kitty? Kasi nagpapagod siya kay Papa. Tupi, hindi ko na alam eh. Hindi ko alam kung paano haharapin si Miss Andrea. Sinasabi mo lang yan kasi nasasaktan ka. Oo, siguro nga. Naiinis ako. I hate myself for feeling this way, Pupe. I do. Kasi dapat masaya ako para kay Papa. Dapat masaya ako para sa kanya kasi nakikita ko siyang masaya. Dapat nga hindi masama yung loob ko ngayon eh. Alam mo, Chloe, kilala kita. Mabuti kang tao. Oo, hindi naman lahat na nakakamdaman mo. Dapat tama eh. Nasaktan ka. Kaya hayaan mo na lang siguro yung sarili mo na maramdaman yun. Thank you, Tupel. Thank you kasi nandyan ka. Ano ka ba? Ang lapad-lapad ng balikat na super tupi mo. Basta para sa'yo. Anytime.
under Chloe. Naka-smile ka, no? Napatawa talaga kita. Sira ka talaga. Oh. Ganito gawin mo. Magdasal ka muna. At itulog mo muna yan. Pero hindi ko sigurado na masasolve lahat yung problema mo. Pero sigurado ako pagising mo, mababawasan yung sakit sa puso mo. Okay? Salamat, Tupi. Ala, ay kahirap ganitong kayo pa ang maghahanda sa inyong resepsyon. Ay sana eh, nagpa-cater na laang kayo. Sana nga eh, nakinig na laang ako kay Jorge. Ay, alam na ga ni Kuya Boyet kung sino inimbita mo din eh. Ah, sino nga inimbita mo? Nakilimutan kong ikwento. Ay, Papa Rine, ang Antony, anding. Ay, tutulungan daw tayo magpihit ng lechon, magluto, at kung ano-ano pa. Eh, ano naman ang nalalaman na yun? Eh, kita niyo naman yung kutis porselana. Ay, baka mauna pang mamula ang balat noon kaysa sa lechon. Ang galit! Ay, Kuya Boyet, eh! Ay, totoo naman! Hindi ka nakakabilib yun na kaya niyang ipaglaban si Anding. Huwag kayong maglala. Ako ang susubok sa kanya. Ako ang bahala. Tignan natin si Boy Tisoy. Boy Tisoy! Ay, kung sa pagtuwang niya sa kasal ni Betty, mababago niya ang sitwasyon niya sa buhay. Ay siya, pasado na siya sa akin. Okay, hot dog sandwich for Lucas. Oh, thank you. Peanut butter sandwich for Kitty. Hmm? And an apple for Chloe. Thanks, Pa. Welcome, baby. Mm. Pa, mag-jump tayo mamaya. May paparinig ko sa'yo. Sure, gusto ko yan. Pero movie and pizza night tonight. Don't forget, okay? Sure. Okay. Chloe, you okay? Yes, Pa. Ano naman? Maraming salamat sa pag-accept ng sinabi ko sa'yo last night. I think I have to go. Hindi. Lucas, yung mga gamit niyo. We're leaving in 20 minutes, okay, Kitty? Ate, what happened last night? Anong ibig mong sabihin? Yung sabi mo may pag-uusapan ka ni Papa na sobrang importante. Ano sabihin? Wala. We just talked about my debut and about me turning 18. Ah, so nagpapakasente lang talaga si Papa. Iba rin talaga si Papa, no? Go ahead. Yes po, Father Ibasco. Okay na po tayo sa 22? 10 a.m. po. Sige, sige po. Salamat. Bye-bye. Love? Ito, me. Konting break. And I just wanted to hear your voice. How are you, love? Inaasikaso ko lang yung renewal of vows ni Kakang Betty. Nagpapatulong eh. Sweet nila, no? Mag-renew na sila ng vows. Very. Teka, paano ako makakatulong sa preparation? Ano maitutulong mo? Love, huwag ka na magpapalitsyon na magpapalitsyon din ng mga kakang. Eh kung ganun, edi sasama na ako sa paggawa ng litsyon. What? I know it sounds funny. But I'm serious. Totoo? Oh, totoo. Love, kapag ka tumulong ka doon, mapapasubo ka kasi madaling araw pala nagpe-prepare na yung mga yun. Tapos matatapos sila gabing-gabi na. That's fine. Hindi, magpapaalam ako sa mga bata dito. Tsaka, buti yan. Para makita ng family mo na handang-handa si Anton Noble IV na magpakahirap para kay Miss Andrea Agoncillo. O sige, sasabihan ko ang kakang Betty. At hindi ako papayag na hindi ko makuha lahat ng boto, ha? Kailangan lahat ng boto ng pamilya mo makuha ko. Lalo na ngayon na okay na tayo kay Chloe. Yan pala. Love, okay na ba talaga tayo kay Chloe? Kasi kinakabahan ako makikita ko siya today. Pag-uusapan namin yung debut niya. Look, don't worry. Chloe really likes you, okay? Ewan ko ba, kinakabahan kasi ako talaga eh. Alam ko na.
Kiss na lang kaya kita. Gusto mo? Ay, nako, Mr. Noble. Babay na nga. Bye. Sige, bye. What's going on with you, Andrea? You keep walking all over the office. Hindi, hindi. Sorry, Mimi. Hindi kasi, Miss Andrea, nandito na po si Miss Chloe. Hi! Miss Chloe, so good to see you again. By the way, this is Miss Minnie. She's the owner of Good Events. How are you, Miss Noble? Hi. Nice meeting you. Hi, Chloe. So, can we start? May boss yung school eh. Upo ka muna, Chloe. Dito ka na lang para... Hindi, sige. Okay, nandito na lang ako. Ako na lang dito. Sige, hindi dyan ka comfortable. Yes, Marcos. Miss Chloe, we just want to show you the final stages. Sina mamaya? Kat! Uy! Nakita ko ba si Chloe? Ay, wala eh. May meeting siya for her debut. But she'll be here later. Okay. Sige, antayin ko na lang din siya. Okay. Thank you, Kat. Sige. Tupi. Jenna. I said, tuloy ba tayo mamaya? The movie, remember? Sige. Pero gusto ko lang sana ibigay Chloe to bago tayo malis. Kung okay lang. Nag-aalala kasi ako sa kanya ngayon eh. Mukhang kailangan niya ng tao magpapasaya sa kanya sa pinagdadaanan niya ngayon. At ikaw yun? Oo. Kasi alam mo, kahit ganun yun, best friend talaga kami nun. Taka, ano bang problema ni Chloe? Sorry, Jenna. Hindi ko pwedeng sabihin, ha? Ayoko lang mawala yung pagkatiwala niya sa akin. Okay lang ba? I understand. Sige, I have to do something pa. Miss Chloe, gusto mo naman ba yung presentation natin? Okay na ako sa lahat. Pero kung may gusto kong changes, pwede pa ha? Pwede pa natin baguhin. It's okay. Okay na naman tayo lahat, diba? I mean, tapos na? Meron lang sana akong i-discuss sa'yo sa schedules, sa town fittings, tapos sa rehearsals. Kahit tayong dalawa na lang yun. Kahit wala na sila. Well, I'm really glad that you like it, Miss Noble. But I hope you don't mind. Can you please excuse us? Because we still have another meeting to attend. Okay? Bye, Miss Kelly. Thank you. Okay. Ingat ka rin. Chloe, okay ka lang ba talaga? I said I'm okay, Miss Andrea. Okay na ako sa lahat. Wala na ako kailangan ipabago pa. Ay, hindi tungkol sana. Chloe, tungkol sana sa amin ng papa mo. Nabanggit niyo na yata sa'yo. Kung meron ka lang gustong sabihin or itanong, pwede mong sabihin. When did it start? Sa Baguio. Baguio? So just recently? Oo eh. Sa totoo lang, nagsabi na siya sa akin dati, kaya lang tumanggi ako ganun. Pero nung nakilala ko siya, tapos nakilala ko kayo, hindi ko akalain na
Namamahalin ko pala siya. So all this time, na inaayos natin yung debut ko. Na kinakausap kita tungkol kay Tope. Habang katrabaho mo yung mama ko. Habang kinakaibigan mo ko, Miss Andrea. All this time you were in love with him. Lucas, tuloy tayo tonight, ha? Wala ka naman lakad, di ba? Halala ko pa, I have a day tonight with Liza. But anyways, I can cancel it naman. Who's Liza, kuya? Kitty Liza is a really great actress. Your kuya really loves her. And Liza really loves your kuya very, very much. Really, pa? Okay lang sa'yo? Baby, huwag ka maniwala kay kuya. He's delusional. Kuya naman. Anyway, bukas maaga ang alis ko para sa out of town. So tonight, I want to spend time with you. It's pizza night! Nice! Pwede tayo mag-ice cream on pizza night? Of course, as long as you share it with me. Thank you, Pa! Thank you! Pa, saan ka pupunta bukas? Is that for work? Nope. I'm going to Batangas for something very, very important. Chloe. Hindi ganun yun. Teka, kung alam mo lang kung ilang beses kong nilabanan yun. Kasi alam ko komplikado, alam ko magiging magulo to para sa inyo, pero kilala ko siya na nakita ko yung puso niya. Nakita ko kung gaano kabuting tao ang papa mo. Gaano kabuting kaibigan, gaano kabuting ama sa inyo. I saw how good he is and I just kept falling for him. I don't know how to explain myself, Miss Andrea. I feel so betrayed. Chloe, sandali lang. Chloe, listen to me. Sana huwag mo naman isipin na kinakaibigan lang kita dahil sa papa mo. Kasi totoo yung malasakit ko sa'yo, Chloe. Naging magkaibigan na tayo. But I sincerely love your papa. At gusto ko lang maging masaya siya. I don't wanna talk about this anymore, Miss Andrea. Tapusin na lang natin yung party ko. And just be professional.